Kasi, sabi ng mga dalubhasa, love must complement. Sabi rin ng isang writer, love that is not expressed is not love at all. Ibig sabihin, yung salitang pagmamahal, yung salitang I love you, mahal kita, those are not just expression. Hindi lang siya expression, nor part of feeling or emotion. But it's actually a compliment. It's actually a decision, a choice. So, kung ito ay isang decision, kung ito ay nagpas lamang sa pakiramdam ng isang tao, dapat talaga ay nakikita o nararamdaman. So, sa madaling salita, yung expression na ito ay hindi mo lang siya napapakinggan, kundi talagang dapat na ito ay umaalinlang. Kaya nga, when you say I love you, when you say mahal kita, hindi siya tanong, pero sinasagot mo siya, or ipinapahayag mo siya, or ipinaparamdam mo siya. Bakit? Kasi that is more than just our wedding. This is etched into eternity. Simula yung kanilang pagmamahalan. Since that day until now, yung unang araw na yon, yung pinakaunang araw na yon, very remarkable yon. At ngayong araw na ito, ito yung consummation nung unang araw na yon. Bakit? Kasi ngayon, pinatutunayan nyo na yung araw na yon ay mahalagang mahalaga sa inyo, kaya kayo papakasal. Pero mark the in-between. Bakit? Kasi yung napakahalaga. Ano yung in-between? Nandun yung naging masaya kayo, maring naging malungkot kayo, nagkatampuhan, maring dumating sa point na nagkatampuhan, nagkaroon ng pagkatalo, and to the worst, nag-away, at dumating sa point na sabi nyo, ayaw nyo na. Pero bakit kayong dalawa ay magpapakasal? Bakit kayong dalawa ay naandito? When there are conflicts, and during the midst of confusion, pero still chose to be in here, magpapakasal.